Hello po guys. Sinsya na kayo, ito yung napili kong filter eh. God bless us all po. To God be the glory. Thank you so much po sa lahat ng tumatapos ng mga content ko. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Samahan po nawa kayo at ang buong pamilya nyo ng pagmamahal at pagliligtas na ating Panginoon. Patatagin nyo po ang faith nyo. Ang faith po eh completeness of hope, love, good deeds. Thank you so much po talaga sa lahat ng nanonood ng mga video ko, ng mga content ko. God bless us all po. So, part 10 na po to guys, nung ginagawa kong life coach, life lesson, motivation, hashtag, a letter to a friend. So, ito po, bali ang nangyari nga po dito sa dalawang magkaibigan na to, bali po nung puno po ng panghihinayang at pagsisisi. Siguro po ang nararamdaman ni Peter 2, nalungkot din po siya kasi namatay yung best friend niya, namatay si Peter 1. So wala na pong magagawa si Peter 2, pero in a way po, para po sa akin, may mali pa rin ginawa tong si Peter 2 kahit papano. Somehow, meron siyang maling ginawa kasi hindi niya talaga ginaid tong kaibigan niya. Kasi pareho po siguro tong mga anak mayaman. Parang sa takbo ng kwento po, meron silang mga sasakyan. Tapos kumbaga sa ano, tropa-tropa sila. Nasa magandang eskwelahan din po siguro sila nag-aaral. So mga matured na rin po itong mga to, itong mga taong to. So parang hinawi po ito, parang kinuha din po ito sa Holy Scripture ng gumawa ng video na to. Ang ganda po ng ginawa ng lalaking to talaga. Kasi napakarami pong motivational lesson. Kasi po, unang-una, ikaw alam mo naman na talagang itong mundong to ay testing ground lang natin. Hindi po tayo pwedeng magpa-easy-easy, magpalibang-libang na porque Christian ka pag tinawag ka ng Christian eh. In a way po, hindi natin masasabing totoong Christian itong si ano, itong si Peter to. Kasi hindi po siya nagtiyaga eh. Wala po siyang parang nakulangan po siya ng pagkikir sa kaibigan niya. Nakikita na nga po niyang medyo ganun yung parang happy-go-lucky, easy-easy lang ang buhay nitong si Peter 1 nung hindi nga po Christian. Dapat po, pinapakita mo, tapos nagsasalita ka rin verbally, ini-encourage mo yung tao. Kasi yan po yung ano natin eh, yan po yung pinaka magiging pinaka-ticket natin para tayo kalugudan ng Panginoon. Sundan nyo pa po guys, para po mas gusto ko pong mas dagdagan pa yung ano, kasi meron din po akong isang content na sinasabi niya na Christian siya, ligtas na siya. Mali po yun guys, hindi po ganun. Iba po yung paliwanag ng matuwid na mga ngaral. Pakinggan nyo pa po yung susunod na part nito, maganda po to. Thank you po for watching, ingat po tayo, God bless us all po, and never ever lose your faith. To God be the glory po.